friends, kaya umpisahan na natin ito. Kay Momshi Pigs! Eto na! Si Momshi Pigs, may tanong niya. O kanina pa niya yung gustong tanongin with the pink outfit. I miss you, Pigs! I miss you, Bigs. I miss you, Tudor. After kasi, di ba, sequel to sa Go. Ito di ba, base sa Wattpad? Yung Vincent Kat and James, hindi siya base sa Wattpad. Base siya sa isang viral serie. Yung gumagawa ng, parang meme siya sa Facebook. So yun, dun based yung Vincent Kat and James. And from there, ginawa yung movie. And from the movie, may naisip na naman yung creatives ng Vincent Kat and James, Dead by Lazy, at nabuo itong konsepto ng Filipino. So paano nyo naging pinatuloy yung story ni James? Kasi nung napanood naman yung Vincent Kat and James, parang may isang idea na parang tumatak sa amin. Yung parang, di ba usually pag may narongko, may mga isang hindi na, may isang taong hindi napipilin. So parang, di ba tayo, so may sabi namin parang napaka-relatable yung, di ba palaging for example sa One More Chance, si Mara, hindi pinili. Sa mga pelikula ni ano ni Dominic Ochoa, nila Dieter, nila Dimples, nila Jasmine Curtis, pala Mateo Vinicelli, pala sa hindi napipili. So parang, ano yung love story nila? Wala ba sila happy ever after? Pa, di ba tayong lahat? So parang sa amin, parang sobrang relatable niya. Kasi at one point in our lives, tayo rin hindi rin tayo napili. Eh. Oh! Sakit naman nun. So di ba, parang syempre, nangangarap tayo na sana meron din tayong own love story na happy ever after yung ending. So parang doon na buo yung nagsimula yung konsepto ng James and Pat and Dave. Storya ito ng mga taong hindi napili. Sa akin? So kayo ano, speaking hindi napili, kayo Lois, Ron, Aura, and the other yung cast members na kayo ba dumagay sa buhay nila hindi kayo napili? Oh! Oh wow! Yes! Kasi kwento na. Kwento ko kasi. Dejo. Ito, nung time na ikwento ko talaga, para malaman natin lahat, di ba? Naiyak na nga ako eh. Okay na kasi ako eh. Ito, siguro... Nung time na yun nga, na parang niligawan ko siya ng 6 na buwan, ganong katagal, 6 na buwan ko siyang niligawan. Binigay ko sa kanya lahat, pinakilala ko siya sa pamilya ko, nakilala ko yung pamilya niya. Pero after nung 6 months na sinabi ko sa kanya na, pero tinatanong niya na yun before pa lang na parang, kailan ba tayo? Ano ba na meron sa atin? Pero nung time na gusto ko na siyang ligawan, na gusto ko na talaga na tayo na, meron na siyang iba. Yun, ganun kasakit. Nag-move on, siguro tulong din ng pamilya at kaibigan. Tsaka syempre, bata pa din naman ako nung time na yun, so okay lang. Hindi showbiz. Hindi ba din ako showbiz yung time na yun? About you, Lisa? Sa akin, hindi ako napili. God, I love you! So, hindi ko masasabing simulat sa pool, hindi niya ako pinili. Pero pinili niya ako. Pero hanggang sa tumagal, na marami na nangyari siguro, marami ng ibang bagay na nangyari sa buhay ng tao, dun dumating yung point na hindi niya na ako pinili. Gano'ng kasakit yun? Masakit siya kasi parang iisipin mo na ano bang wala sa akin, di ba? At least na, hindi ka kanilang isang Romeo. Ito, yun nga yung sinasabi ko. Siguro kaya tayo hindi pinili. Kasi ni mas better na ibibigay sa atin sa mga. Ito rin yung tanong namin kanina sa Magandang Buhay. Ako rin, parang kay Ronnie, nung high school, may isang babae na gusto talaga siguro. Tapos, ayun. Meron, siguro. Hindi, gusto ko talaga siya. Pero meron na siyang iba. Gusto mo siya, meron na siyang iba. Meron na. So hindi ko na pwede i-pursue yan. Pero parang naging close kami. Parang na-late lang ako. Alam mo yun, na-late lang ako. Si Aura pala. Kanina lang po. Huwag kang iiyak dito, sinasabi ko sa'yo. Ayan, parang naiiyak mo si Auro. Okay. Iiyak ko yung highlighter ni Auro.
ah, lang ako pinipili. Siguro ako yung hindi pumipili. Gusto namin yung ganyan. Wala pa naman. Pinili ako ni Feng. Hindi ko siya pinicharan. Wala pa naman po. Kasi 15 pa lang naman ako eh. Siguro soon. Wala to at tinali ko na nga. Grabe lang buko. Tinali ko po. CJ. Ay, ako po. Wala pa rin naman po. Kasi bata pa naman po ako eh. Hindi ko pa iisip yung mga yan. Wala pa. Si CJ po, para alam niyo po. Kapatid ko po siya dito sa James Pat and Dick. Magkapatid ko po. Yes. 17 na. Pwede na yun. 17 pa rin. Soon. Pero ano, direct, may pressure ba kasi kanyang hindi yung invited yun tapos hindi na ba sa restaurant? Hindi yung pressure ba na mapantayan ko ba ako sa game unang movie? Wala naman. Siyempre, gusto namin, wala, pag ginagawa naman mo naman yung isang pelikula, mas more of gusto mong mapaganda ito. Mas, siyempre, you always challenge yourself na parang dapat yung bago mong project, mas hihikitan mo yung previous project. So, yun naman yung mindset namin. Yun, so, at saka iba yung ano nun eh, times nun eh, parang yun, MMFF, ito naman yung Valentine. So, medyo hindi sila pagkapareho ng baby. Sir Tony, how's working with Loyne? 24/7 third wheel ako na naging close din sa kanila. Kasi lockout kami po sa beach. So sa lahat ng araw nandun kami, bawal kami umuwi syempre. So nag-bonding kami. And I really saw how professional both of them are. Sobrang sweet din nilang dalawa. Di ba? Gano'ng sweet? Sobrang sweet sila. Sinusuport nilang isa't isa sa mga scenes, tapos, ayun. Basta, sweet sila. And for Loyne, ano pa kanagdam din na ito na kami movie na Loyne? Siyempre, natagal namin humihintay ito. Sobrang na-excite kami, kumbaga, 2020, panibagong pinto, panibagong buhay. So, talagang yung binigay sa amin to, hindi kami nagdalawang isip na galingan natin to. Pakita natin sa kanila na karapat-dapat tayo. So, yun po. Totoo, sobrang saya po namin ni Ronnie kasi nabigyan kami ng ganitong kalaking opportunity kasi nagsimula kami ni Ronnie, naging kami agad eh, hindi pa kami showbiz. Ay, hindi pa kami showbiz! Nasa showbiz na kami, pero hindi kami love. Baka sa iyo kanina, eh. Baka sa iyo. Nanginig lang ngayon. Nanginig lang. Hindi pa po kami magka-love team, kanya-kanya pa po kami noon. Tapos hanggang sa may mga fans na sumusuporta sa amin dalawa, pero ngayon nandito na kami, meron kaming pelikulang ipapalabas, kaya sobrang sarap po sa puso na napansin po kami. Parang ang tagal po namin na hinintay. Ang tagal ko po itong hinintay. Pangarap ko po ito nung bata ako, yung mapanood ko yung sarili ko sa malaking sinihan. At sobrang excited po ako. Sigurado ako ganun din po yung pamilya ko para sa akin at para sa amin. Parang ka-direct na lang yung last nila. Direct kasi di ba parang Marso, nung nakaraang taon nga tayo nag-story ng kaka. Marso pa. Yes. Bakit natagalan yung pagpapalabas? Kami naniniwala kami sa tamang timing, tamang playdate. Siyempre, pinaganda namin yung pelikula but at the same time, parang Vince and Kata James din dati. Yung kung ano yung tamang timing para sa pelikula na to, kung kailan siya dapat ipalabas. And we are blessed na ang timing ngayon ay ang Valentine's season. Because, yun naman yung gusto namin. Yun naman yung, I mean, this is a rom-com in the truest sense of the word. So gusto namin magbigay ng kasiyahan at pagmamahal. Gusto namin magbigay ng kilig sa audience natin, lalo lang Valentine's Day. So tamang-tama na binigay sa amin yung playlist na to. So, in a way, yun, tamang timing. Tamang kami lang hanap at nahanap yung tamang timing finally. Congrats! Thank you. Perfect timing lang talaga, no, yes. Dere. At syempre ngayon,